Hello mga ka-crowd! Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang balita para sa ating mga overseas Filipino workers, ang bagong OWA e-card 2024. Ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ay patuloy na nagsusumikap na pagbutihin ang serbisyo at suporta para sa ating mga modernong bayani sa pamamagitan ng bagong e-card na ito. Inaasahan natin na mas magiging madali at mabilis ang proseso ng pagkuha ng benepisyo at serbisyong pangkalusugan, edukasyon at iba pang uri ng tulong na inilalaan para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Ngayong 2024, ang OWA e-card ay mas pinaganda at pinamodernize upang mas makasabay sa teknolohiya. Kasama sa mga tampok nito ang mas secure na sistema ng identification, mas madali at mabilis na access sa mga serbisyo ng OWA, at iba pang mga benepisyo na magpapagaan sa buhay ng ating mga OFWs. Kaya't samahan nyo kami sa video ito habang tatalakayin natin ang lahat ng detalye tungkol sa bagong OWA e-card 2024. Mula sa kung paano mag-apply, ano ang mga benepisyo, at paano ito makakatulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. At kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like, subscribe, at hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ano ang OWA e-card? Ang OWA e-card ay isang identification card na ibinibigay ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, sa mga Overseas Filipino Workers, OFWs. Ito ay naglalaman ng mga personal na impormasyon ng OFW at nagsisilbing patunay ng kanilang pagiging miyembro ng OWA. Sa pamamagitan ng e-card na ito, nagiging mas madali para sa mga OFW na makakuha ng iba't ibang benepisyo at serbisyo na iniaalok ng OWA, tulad ng tulong pangkalusugan, edukasyon at iba pang mga programa. Bukod dito, nagiging mas mabilis at maginhawa ang pagproseso ng mga dokumento at transaksyon ng mga OFW, kahit nasaan man sila sa mundo. Mga benepisyo ng OWA e-card. Ang OWA e-card ay nag-aalok ng maraming benepisyo para sa mga aktibong miyembro ng OWA. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo na makukuha mula sa OWA e-card. Mas mabilis na pag-avail ng serbisyo. Pinapadali ng e-card ang pag-access sa iba't ibang programa at serbisyo ng OWA, tulad ng social benefits, education and training programs at repatriation programs. Exit clearance. Ang e-card ay nagsisilbing exit clearance para sa mga OFW na paalis ng bansa. Kaya hindi na kailangan kumuha ng hiwalay na dokumento para dito. Digital OWA OFW e-card. May digital na version ng e-card na makikita sa OWA mobile app na maaaring gamitin tulad ng physical e-card. Permanenteng membership number. Ang e-card ay nagbibigay ng permanenteng OWA OFW membership na magagamit para sa lahat ng transaksyon sa OWA. Government-issued ID card. Ang e-card ay kinikilalang government-issued identification card na maaaring gamitin sa iba't ibang transaksyon sa gobyerno at pribadong sektor. Access sa OWA Social Benefits Programs. Kabilang dito ang financial assistance sa panahon ng sakit, pagkamatay, o aksidente. Education and Training Programs. Binibigyan ng pagkakataon ang mga miyembro na matuto ng bagong kasanayan at palakasin ang kanilang kakayahan para sa international job market. Reintegration Programs. Para sa mga OFW na nagnanais bumalik sa Pilipinas at magsimula ng negosyo. Repatriation Programs. Tulong para sa mga OFW na kailangang umuwi mula sa mga bansang may kaguluhan o emergency. Sino ang eligible na makakuha ng OWA e-card? Ang mga sumusunod na Overseas Filipino Workers OFWs ay eligible na makakuha ng OWA e-card. Active OWA members. Kailangan ay kasalukuyang miyembro ng OWA at aktibo ang kanilang membership. Valid OEC holders. Dapat ay mayroong balidong Overseas Employment Certificate. OEC, balik manggagawa. OFWs na bumalik sa Pilipinas at muling bumabalik sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Documented workers. Mga OFWs na may tamang dokumentasyon at kontrata mula sa Philippine Overseas Employment Administration, POEA. Ang mga OFWs na nakatugon sa mga nabanggit na kondisyon ay maaari mag-apply at makakuha ng kanilang OWA e-card upang magamit ang iba't ibang benepisyo
at serbisyo na inaalok ng OWA. Paano makakuha ng OWA e-card? Upang makakuha ng OWA e-card, sundin lamang ang mga sumusunod. Bisitahin ang e-card sa website na ito. Ilagay ang mga hinihinging impormasyon. Piliin kung saan OWA Regional Welfare Office kukunin ang OFW e-card. I-check ang Data Privacy Act at CAPTCHA. I-click ang Submit button kapag nasagutan na lahat ng hinihingi. Mayroong makikitang tracking number bilang patunay na natanggap ang iyong aplikasyon para sa OWA OFW e-card. Ilagay ang email address o Facebook profile name para malaman ang status ng OWA OFW e-card. Kunin ang OWA OFW e-card sa napiling OWA Regional Welfare Office. At yun lamang po mga ka-recruit, ang tungkol sa bagong OWA e-card ngayong 2024. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa mga benepisyong hatid ng e-card na ito para sa ating mga mahal na OFWs. Napakalaking tulong ng e-card sa pag-avail ng iba't ibang programa at serbisyo ng OWA mula sa social benefits hanggang sa reintegration programs. Huwag kalimutang i-check ang OWA mobile app at website para sa mga updates at impormasyon kung paano makakuha ng inyong sariling e-card. Salamat sa panonood mga ka-recruit, at kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-leave lang po kayo ng comments sa comment section below. At para sa aming napakagandang playlist, paki-hit lang po dito. At para naman sa recommended videos, dito. At paki-subscribe na rin po dito.